Hindi lang po si Digong ngayon ang sumusubok maglinis ng pangalan. Kasama na rin si Bato de la Rosa. In fact, mga kutsero, kanina may interview siya. Medyo nakakatawa nga yung interview niya. Bato de la Rosa says Duterte statements under oath were just jokes. Ay, joke lang daw. Nakakairita namang joke yan. Pang ilan joke na ba yan? Meron kasi mga joke na hindi nakakatawa eh. Kasama to dun. Hindi siya nakakatawa. Senator Ronald Bato de la Rosa maintained that former President Rodrigo Duterte statements were made to senators under oath were just jokes. In fact, may sinabi pa nga, if I'm not mistaken, si Panelo rin na nagsabi. Pinaglalaroan lang daw ni Digong si Risa Ontiveros. Yun sinabi niya. Hindi kasi abogado, Rodi Duterte just toying with Risa Ontiveros in Senate hearing. Sabi ni Sal Panelo, according to Panelo, the former president was already toying with Ontiveros, who supposedly could not understand him since she is not a lawyer. Okay, sige. Tingnan natin. Ano ba yung ibig sabihin na pinaglalaroan lang? Ano ba yung hindi maintindihan? Ang sabi, in an interview in Billionario News Channel at the Forefront with Attorney Karen Jimeno on Tuesday, Panelo explained that while Duterte took responsibility for the drug war policy, he could not be held liable for the crimes committed by others. Sinabi ko ho na hindi pwedeng akuin ni Rodrigo Duterte ang krimen na ginawa ng iba. Because criminal liability is personal. Yun po yung ibig sabihin ng sinasabi ni Digong. Guilt is personal. Oo. Ibig po sabihin to ni Digong, yung criminal liability. Hindi ho talaga pwedeng ipasa yun. Hindi ho pwedeng akuin ng iba yung krimen ng iba. Unless, take note ha, unless there is a conspiracy. Sa conspiracy po kasi, mga kutsero, simple lang ho ang definition niyan sa revised penal code. Hindi pa po ako abogado, pero pinag-aaralan na po natin maging abogado. So medyo alam na po natin siya ng konti. Ang ibig sabihin lang po ng conspiracy is when two or more people agree to commit a crime. That's it. Wala na iba. Dapat tulungan na po natin talaga. Sincerely, tulungan na po natin talaga yung mga biktima ng EJK. Tulungan nun natin sila makapag-file ng kaso sa Pilipinas. Sana ho, tulungan din ho ng Marcos administration na makakalap ng ebidensya laban dito sa laban kay Digong. Paano? By initiating probably a special task force or task force or utusan si DOJ, na utusan si NBI na mag-imbestiga, etc., etc. I mean, that's the best thing that that PBBM can do. Kung hindi siya magpa-participate with the ICC, then initiate the investigation din sa Pilipinas. Para marating natin yan, yung hustisya para sa mga biktima ng EJK at maipakulong si Digong, kailangan maintindihan muna ho nating lahat kung ano yung nangyayari. Ang goal naman itong kabila, guluhin yung kwentuhan. Guluhin yung topic. Guluhin yung kwentuhan. Yun ang gusto niyang gawin. Ngayon mga kutsero, ito pong ginawa kanina ni Bato de la Rosa. Papakita ko sa inyo. Medyo inedit ko lang ng bahagya for copyright purposes. Ito pong ginawa ni Bato de la Rosa, isang halimbawa ng panggugulo ng kwentuhan. Oo. Isa sa mga halimbawa ng panggugulo ng kwentuhan. Panoorin mo natin mga kutsero. Ito na siya. Senator, we heard former President Rodrigo Duterte ang sinabi niya yan. Si Bato de la Rosa, senador ngayon, he mentioned the dati kang miyembro ng Death Squad. So let me ask you this first. Were you ever a member of the Davao Death Squad? I have been hunting. Sino yung mga Death Squad na yan? Matagal ko nang hinahanap yan. Every time may mamatay dito sa Davao o na sinasabing Death Squad ko nung bumaril, in live television, ay hinahamok ko sila. Kung magaling lang kayo pumatay nang walang kalaban-laban, nandito ako.
gusto niyo ng barilan. Ako ang targetin niyo, huwag yung mga tao na... Alam niyo, mga kutsero, yung ganyang rhetoric na sinasabi ni Bato de la Rosa, kumita na yan. Ako baririn niyo. Ako, kayo may pagbarilan sa akin, etc. Alam naman namin, magaling kang bumaril. Sharpshooter to si ano, Bato eh. Alam naman namin yun. Pero yung mga ganyang klaseng salitaan, it doesn't prove anything eh. Wala naman napapatunayan dun. Ano napatunayan niya? Na hindi niya nahuli yung mga members ng Davao Death Squad. Kasi naghubon siya eh. Sabi niya, pag may namamatay, eh, siya, isa siya sa mga unang nag-iimbestiga. Siya yung nagsabi nun eh. Pag may namamatay, ako yung isa sa mga unang nag-iimbestiga, sabi ni Bato de la Rosa. Hindi naman usapan dito kung sino magaling maipagbarilan. Ang usapan dito, nagawa mo ba yung trabaho mo bilang police, chief of police ng Davao? Nahuli mo ba sila? Anyway, tuloy natin. Kalaban. Pero Senator, I think it's important to set the record straight, no? Here's President Duterte mouthing off, what? There was a Davao Death Squad, siya nagsabi noon. Sinabi niya, mga mayayaman daw na mga civilian sa Davao. Number three, yung mga dating commander ng police, yung mga jefe sa Davao, naging commander ng Death Squad. Binanggit kanya doon. So let's set the record straight. Based on Duterte's testimony of the existence of a Davao Death Squad, were you ever a member of the Davao Death Squad? No. No, never. Alam mo naman, ay, ba't sinabi ni Digong? Kasama ka raw. Kinakapitalize lang nyo doon sa statement na yun eh. Hindi ba nyo nakita later on na binabaho niya, na lumalabas na nagbibiro lang siya? Eh, dapat the whole context of the statement should be taken. Hindi yung yun lang ang sinabi niya. Very clear naman sinabi niya na bandang dulo. Walang kuha niya mga pulis. Ako yan. No. Alright. So, No, mali yung paliwanag ni Bato de la Rosa eh. Hindi niya nailusot yung sarili niya eh. Ang sinasabi niya kasi, joke lang yan, joke lang yan. Ang totoong sinabi ni Digong eh, walang kinalaman ng mga pulis. Ako yan. Yun ang sinabi niya, di ba? Walang kinalaman ng mga pulis. Ako yan. Sabi ni Bato. Hindi naman niya sinagot kung ano yung ebidensya niya para sabihin na hindi siya parte ng Death Squad. It's just sinabi niya na hindi siya member ng Death Squad. Duterte was not joking. Nandiyan na naman tayo sa joke. Ilay na lagi yung palusot eh. Ganun lagi yung palusot eh. O sige, tanggapin natin, joke lang. O joke lang pala eh. O di i-contempt na yan. Bastos pala yan eh. Binabastos ang Senado, guys. I-contempt na. Courtesy. Hindi porke dating presidente, pwede niyang bastusin ang Senado. Take note, former president lang siya. Hindi siya current president. Di ba? Let's play the devil's advocate. Sabihin natin na pwedeng joke. O di binabastos pala niya. Take again mga kutsero, he's under oath. Si Digong was under oath. Regardless kung joke yung sinabi niya o hindi, kung ano yung sinabi niya, yun ang lalabas na admission sa report. Wala tayong magagawa doon. Si Senate was just extending the courtesy. Oo, nabibigay galang lang sila dahil former president. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi nila pwede i-contempt si Digong. Hindi ibig sabihin nun na hindi nila pwede i-contempt. Pwede ho nila i-contempt. Hindi lang nila ginagawa out of respect. Pero if they are disrespected like this, hindi niya pa ba i-contempt, Senate? Palasapin nyo naman ang detention tong matanda. Kaso, ang balita ko, niyakap-yakap pa rin pagkatapos ng hearing. Galing-galing. Galing-galing talaga. Number one, you categorically deny that you were ever a part of a so-called Davao Death Squad. But number two, did you know of the existence of the Davao Death Squad? Sabi ko nga sa iyo, Karen, that yung Davao Death Squad is a creation of the media. Yung term na yan. Yung term na yan. Totoo, may namamatay. May namamatay din sa Davao muna to, ha? Yung Davao muna tayo. Totoo yan. May mga namamatay ng mga kriminal. May namamatay ng mga pusher. May namamatay ng mga hold-upper, mga kidnapper. Pero yung term nga na Death Squad, creation yan ng media. Sinasabi nila, Death Squad, Davao Death Squad. Anong creation pa rin ng media? Bato de la Rosa, si Digong na nga ang nagsabi, boss mo yun, di ba?
boss mo si Digong, di ba? Wala sariling utak. Alam niyo, mga Otero, ito si Bato de la Rosa, wala sariling utak yan. Ang boss yan, si Digong. Eh, sinabi na nga ni Digong eh. Meron akong death squads. Tapos, iniulusot niyo pa. Ano yung nakakaano eh? Yun yung nakaka... Ginagawang ano eh, lantaran ginagawang angat ang bawat Pilipino. Kung ako yung mga DDS, ma-offend ako eh. Kaso, ewan ko lang sa mga DDS ato, ba't sila ganyan? Kung ako yung mga DDS, ma-offend ako. Hindi ako matutuwa doon. Lang yan. Harap-harapan, umamin eh. Tapos, sasabihin niyo sa akin, joke lang. Tapos, sasabihin niyo sa akin, hyperbolic statement. Hindi insulto nito yung pag-iisip natin. I cannot confirm. I cannot confirm na meron talaga yung dead squad. Okay, so one, you're making it clear on Head Start. You were never a member of the so-called Davao Death Squad. You cannot confirm the existence of the Davao Death Squad, okay? Former President Duterte in the Senate said, okay, is he even encouraged police officers, alam nyo, pilitin yung manlaban. Pilitin yung lumaban. Right? Sinabi niya yon. Sinabi niya yon. Sinabi niya yon, Senator. Pilitin yung lumaban para in effect, I'm saying that in effect, para yung police, pwede niyang mapatay yung suspect. And Attorney Sheldyok, no? I mean, when you go through really the role of the police officer, is that the role of the police officer? Was that right? In effect, Duterte meant provoke it. Provoke them na manglaban para mapatay nyo. Kaya nga, sinabi niya, di ba? Sinabi niya na yung mga police na yun, may training yan. Sabi ni Duterte mismo. Sabi mismo pero niya. Pero tama ba yun, Senator? Sandali lang, sandali lang. Oo, kalma, kalma. Sino bang police na Kalma, kalma. Yan ang problema kapag naiipit, eh. Biglang nagsisisigaw, eh. Kalma natin, Bato. Kalmaan mo. Oo. Ang tanong lang naman ay, tama ba yung sinabi ni Digong, kasama ba yun sa manual ng kapulisan natin? Oo. Na i-provoke mo yung mga aarestuhin mo. I-provoke mo para manlaban. Para may dahilan kang patayin. Hahamunin mo yung kwa na bumunot ka. Bumunot ka, lumaban ka para magkabarilan tayo. Do you have time to do that? Do you have time to do that? Yun lang, ginamit lang ni President Duterte yung para matakot ang mga kriminal. But Asus? Ako, never di ako sinabihan na hamunin mo, bigyan mo ng chance lumaban para mamatay. Never ako yung sinabihan yan. Kasi alam niya, edukado ako. Talaga? Huwag na natin questionin niya. Bahala siya sa buhay niya. Ah, eto na nga ang sinabi ni Duterte. Malinaw na malinaw. Alam niyo, no, sobrang linaw na nung sinabi ni Digong. Malinaw pa sa sikat ng araw. Nagturo ako bilang profesor sa Police Academy ng Davao. Sinabi ko sa kanila, provoke, encourage the criminals to draw their weapon. Sinabi niya yun. Encourage. Malinaw yun, mga kutsero, ha? Malinaw na malinaw. Sinabi ni Digong, nagturo ako bilang profesor sa Police Academy. At sinabi ko sa kanila, encourage the criminals to draw their weapons para pwede na nilang patayin. Huwag niyo nang paikutin yung sinabi. Yun na yung sinabi. Anong sinasabi nito? Anong sinasabi nito ni Bato na may time pa ba sila mag-usap? Sabihin na, sige, labas mo yung baril mo. Come on. Ang pathetic tong palusot ito, diba to? Pathetic. Sana in-acknowledge na lang niya. Sabi, oo nga, sinabi ni Duterte yun, but it's his opinion. Hindi ko naman alam kung paano siya magturo. Pwede naman niyang sabihin yun eh. Pero pag sinabi niya yun, sigurado, laglag si Digong. Hindi niya gagawin yun. Ano, iwan niya si Digong sa ere? Diba? Eh, sama-sama silang dadalhin sa ICC. Sama-sama silang dadalhin sa ICC. Iwan niya si Digong sa ere. Hindi ba ngayari yun? Tuloy natin. I am a PME graduate. I know the law. Oh. Kahit hindi ako lawyer, matagal akong nag-enforce ng batas at hindi ko gagawin yan kung iutos niya sa akin. Kung iutos niya. Pero my God, hindi niya sinabi sa akin yan.
Talaga? Magaling lang siya. Ang tawag dyan, mga kotsero, virtue signaling. Virtue signal. Sabihin, mabait ako. Mabait ako eh. Graduate, alam ko yan. Graduate ako ng PMA. Hindi ako abogado, pero alam ko ang batas. Okay lang naman yun. Dahat naman tayo, kahit pa paano, nakakaintindi na ang ng batas eh. Hindi naman kailangan maging abogado para intindihin ang batas. Pero wag nating kalimutan, mga kotsero, na si Bato is the lucky. Lucky. Bata. Ni Digong. Kaya, alam nyo, hindi rin ako magtataka kung magsisinungaling siya on Duterte's behalf. Kahit utusan ako ni Duterte, hindi ko gagawin yun. Well, that's what you're saying now. Alam ba namin yung ginawa mo in the past? Nagka-war on drugs nga eh, na ang daming namatay, 30,000. Tapos pinagyayabang niya, siya pa yung arkitekto ng war on drugs. Bistado na. Hindi siya gumamit ng mga term na yan para matakot ang kriminal. Hindi na pananakot nga. Takutin niya para, ay, huwag tayong magluko-luko nito kasi mamaya, encourage tayo ng pulis na lumaban, mamamatay talaga tayo nito. No, alam nga, magaling sa cyber tactics siya si Pangulong Duterte. Yeah. Cyber tactics. Fiscal siya. Ako, PME graduate ako. Alam niya, pag-utusan niya ako na, kuhan mo, palabanin mo para mapatay mo. Practically, sabihan ko sa kanya, sir, may time pa ba tayong manghamon pag ganyan, magka-arestuhan na, may baril yung kalaban at lumaban, maghahamon pa tayo o bigyan pa natin ng tsansa? Never, it cannot happen. At kung may time man tayo na gagawin yan, do you think gagawin ko yan? Police officer ako, may tsapa ako. Bakit? E no ngayon? I am sworn to serve and protect. So, e no ngayon? Maraming pulis dyan na pulpul. Not everyone. Siyempre, hindi naman lahat ng pulis pulpul. May mga pulis lang na pulpul. Hindi porke meron kang tsapa, mabait kang tao. Hindi porke lisensyado ka ng Integrated Bar of the Philippines, mabuti kang tao. Hindi porke ikaw ay doktor, mabuti kang tao. Kasi hodang ikaw ay merong mga dagdag na letra sa iyong last name, o wala, kahit wala kang degree, kahit hindi ka nakapag-aral, walang guarantee na ang isang tao ay mabuti. Walang guarantee dyan. Ang ano yung hilig sa virtue signaling nito ni Bato eh. Ang hilig niya magsabi ng mga ganyan eh. PMA-er ako, pulis ako, may tsapa ako, hindi ko gagawin yan. I swore an oath not to do it, but it happened already, Bato de la Rosa. Nangyari na. Hindi naman guarantee yung pulis ka, hindi ka gagawa ng mali. Dami-daming pulis dyan na gumagawa ng mali. Again, not everyone. But a large number of policemen are violating the law. Yung mga namatay lang doon sa ano? Yung mga pumatay lang kay Kian, mga pulis yun eh. Convicted na nga sila eh. Ilang general ang natanggal nito lang dahil sa connection sa drug war, sa illegal drugs. Diyos ko, ang dami natin na nababalitaan. Police involved sa drugs. Police involved sa homicide. Police involved sa assassination. Police involved sa ganito, involved sa ganyan. Diyos ko naman. Ang pao to si Bato. So, moving on from this topic, are you saying that in the end, because today, you denied being a part of the supposed Davao Death Squad, you can't even confirm the existence of one when you were a chief in Davao. Three, you said the president never commanded you, in other words, to do that. What was it then? So what's going on? Ano to? Is it just cywar? He uses words loosely. Ano to, sir? Ba't siya ganun? Alam mo, kung if you want to, gusto mong kunin yung effect ng kanyang kagalingan mag-cywar, hindi pa siya nakaupo as president. Hindi pa siya naka-take out by July 1 as president. Ilang libo na ang nakapila sa police station para mag-surrender. That is the cyber effect of President Duterte. Nakapila na okay. Mga adik ha? Mga puser, kung nakapila na sa station para mag-surrender, hindi pa siya nag-take out ha? Hindi pa siya naging presidente. That is the cyber effect dahil magaling siya manakot ng tao. At yung sabi mo na I am instructing the police to encourage the criminals to fight it out para mapatay yung mamatay yung criminal, that is part of his cyber tactics. Kaya nga, nag-surrender ng marami. Pero kung sabihin mo na, that's stupid. Ako,
Oh, I can tell you frankly, never ako sinabihan na palabanin mo. Wala. Tsaka niya, sinasabi lang niya yan sa media para to spread the message, to send the message down the spine of these criminals na mamamatay kayo kapag lumaban kayo sa polis. Yun ang ganyan. Okay. Yan na naman tayo eh. Shaiwar, gaano kagaling si Duterte? Ganyan kagaling si Duterte, etc., etc. Chess master, master strategist, art of war, mahal namin Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pakahusay eh. Oo, kahit umamin ha. Saywar, saywar, my ass. Ganyan kagaling si Duterte mag-saywar. Tingnan nyo, hindi pa nakakaupo. Sumusuko na ang mga pusher. Sumusuko na ang mga addict. Ganyan siya kahusay. O, natanggal ba ang drugs? Natapos ba? 3 to 6 months? Natapos nyo ang droga? Even Rodrigo Duterte said his drug war failed. Napakahusay sa Saywar. Sa sobrang husay niya sa Saywar, hindi niya nagawa yung kanyang pangako na 3 to 6 months. Ganyan siya kahusay. Napakahusay talaga sa Saywar. Oo. Napakahusay sa Saywar. Sa sobrang galing niya sa Saywar, mga kutsero, 30,000, halos 30,000 Pilipino ang patay. Psychological warfare lang. Para gumawa siya ng example na seryoso siya sa war on drugs. Pumatay siya ng halos 30,000 Pinoy. Para lang gumawa ng halimbawa. Para takutin ang mga pusher. Para takutin ang mga adik na hindi na magbenta ng droga. Pumatay siya ng halos 30,000 Pilipino. If that is not crime, if that is not a crime against humanity, if that is not genocide, I don't know what is. Napakahusay, sa sobrang husay ng psychological warfare ni Digong, hindi niya nagawa ang 3 to 6 months na pinangako niya. Pupurihin niyo pa si Digong dun sa kalokohan niya? Kababuyan yan. Kababuyan yan, mga kutsero. Oo, ganyan kahusay. Diyos ko, hindi ko talaga tatantanan tong saywar-saywar na to. Ganyan kahusay si Rodrigo Duterte sa psychological warfare na hindi lamang niya tinakot, tinutuko niya, pinatay niya lahat. Nang walang due process. Alam niyo, nakakabwisit dun eh. Dito sa saywar-saywar na kalokohan na to. Yun yung nakakabwisit dun. Wala namang problema mag-psychological warfare eh. Isa lang naman ang ibig sabihin ng pinapaganda niyo pa yung sinasabi. Ibig sabihin lang naman ng psychological warfare, takutin mo eh. Pero hindi niyo lang naman tinakot eh. Pinatay niyo sila. Lumabag kayo ng batas. At ang gusto nyo, maabswelto kayo sa pagsuway nyo, sa pagpapalusot nyo sa batas. Nothing. Walang makakapagpabali sa ginawa ni Digong. Nothing can justify it. Walang makakapagtama nun maliban sa kung siya ay makulong. Pag nakulong si Digong, nakakuha na ng hustisya ang mga namatay sa war on drugs. It doesn't matter if they are drug addicts or drug pushers or mas lalo na siguro sa inosenteng civilian. Alam niyo kasi mga kutsero, ang titigas nga ng mga mukha nito, mga DDS na to, ang pagtatanggol nila, pinatay naman dyan lahat sila mga addict eh. Lahat sila mga pusher. Sure kayo? Sure kayo na lahat sila pusher, lahat sila addict, lahat sila drug lord? Eh may kakilala ako, hindi nga siya nakahawak ng ni marijuana, hindi niya nakahawaan. Inambush, kasi nasa drug list daw. Inambush sa tindahan, na nasa sari-sari store nila. Siya daw kasi yung pusher. Ni isang stick ng marijuana, hindi nakahawak yun. Hindi lang siya. Yung sister-in-law ko, meron siyang kaibigan, ganun din ang nangyari. Na ilagay sa drug list, patay. Never, not once humawak ng drugs. Nagda-drug test regularly sa opisina nila. Never nag-positive sa drugs. Pero patay dahil nasa listahan. Peter Lim nga, hindi niya ginalaw. Kala ko ba galit siya sa drugs? Galit sa drug lord. Eh ba si Peter Lim hindi niya ginalaw? Si Michael Young hindi niya ginalaw? Sabihin nila, saywar-saywar lang yan. That's BS. That's BS. That's BS. Yung anak niya, may video nagda-drugs. Anong ginawa niya? At yung sinasabi ng saywar-saywar, that's BS. At kung maniniwala kayo dun,
Kawawa naman kayo, naniniwala kayo sa tae. Umami na yung matanda. Umami na. Siguro panahon na para wag natin bigyan siya ng palusot. Ano? Siguro mas magandang hindi siya palusutin. Umami na siya eh. Sasabihin ni Sal Panero, eh, pinaglalaroan nga lang si Risa Ontiveros. Siyempre kasi hindi niya naiintindihan ng batas eh. Ito naman si Bato de la Rosa, eh, hindi, saywar lang yan. Saywar lang yan. Ganyang kahusay sa saywar si Mayor Duterte. Kung pwede lang pag, I want to keep it clean. I just want to keep this live stream clean as much as possible. Pero minsan, nanggigigil na ako. Gusto ko na silang pagmumurahin lahat. Pero wag natin gawin yun. Total naman, naglalabasa na lahat ng mga witnesses, naglalabasa na lahat ng mga testimonya. Sana, at since ayaw naman mag-participate ni PBBM sa ICC, eh sana, siya na po ang manguna na gumawa ng investigasyon. Kahit investigasyon na lang muna. Diba? Pangunahan na niya. Pa-investiga na niya yung drug war. So, I'll see you once again sa ating next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?